Masama. Sa bawat pamilyang Pilipino, saan man sa mundo. Walang hanggan yung ating pagtugon. Kapamilya, ito po ang nag-iisang teleradyo. Mga balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa, hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Pagdaloy ng lava mula sa bulkan Mayon nagsimula na kagabi. Aktibidad ng bulkan itinuturing na bilang tahimik at mabagal na pagputok. Mga inilikas na residente dahil sa pagputok ng bulkan Mayon, umabot na sa mahigit 13,000. Mas malakas na pagsabog ng bulkan, hindi isinasantabi ng FIVOX. Halos 30 pamilyang nilikas dahilan sa pagbaha naman sa ilang lugar sa Metro Manila. Antas ng tubig sa mga dam sa Luzon, tumaas dahilan sa walang tigil na mga pag-ulan. Pagsipsip sa natitirang langis mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro, target matapos sa susunod na linggo. Naiwang grounding conductor, itinuturong dahilan ng panibagong power interruption na naman sa NAIA Terminal 3. Pangulong Marcos hinimok naman na sibakin na sa pwesto ang lahat ng opisyal ng NAIA. Dagdag singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX, ipatutupad na sa Webes. Presyo ng mga produktong petrolyo, tataas din na mahigit piso bukas. Lalaking arestado sa pagpatay at pang-chachap sa live-in partner sa Antipolo. Magkapatid na minor de edad naman patay matapos saksakin ng amain sa Davao Oriental. At sa ating showbiz spotlight, paghataw ng SB19 sa bagong kantang I Want You, trending sa social media. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw na Lunes, June 12, Independence Day, Holiday 2023. At syempre pa, kasama natin ngayong umaga, tuwing umaga, ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. At ako ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Lagay muna ng ating panahon, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Chedeng. Huling namataan ang bagyo sa layang 1,375 kilometers sa silangan-hilagang-silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Taglay po ang lakas na hanging umaabot ng 110 kilometers at ang bugso niya 135 kilometers per hour. Inaasahan pong palalakasin pa rin ng bagyo ang habagat na siya namang nagdadala ngayon ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Hilagang Luzon. Samantala, nagsimula ng dumaloy ang lava mula sa bulkang Mayon bandang alas 7:40 kagabi. Sa abiso po ng FIVOX, nasa 500 meters ang haba ng lava flow. Yan po. Sa Bonga at Misigalis, nauna nang namuo ang bagong lava dome dahil sa tinatawag na slow extrusive eruption o tahimik at mabagal na pagputok ng bulkan. Naniniwala naman si resident volcanologist Paul Alanis na malabong matulad ang sitwasyon ng bulkan Mayon sa pagsabog ng bulkan Pinatubo na nagdulot ng malaking pinsala noong 1991. Yung implication po nito is kumbaga nabalatan na yung dating or natanggal na po yung dating lava dome and na-reveal na po sa ilalim yung mas fluidal na tawag namin. Kung yung nasa taas po ay parang matigas na po, bato-bato na, yun nga, nag-generate ng rockfall, ito po possibly dyan na po magsimula yung lava flow na alam natin. Magdaloy na, mas free na po yung pagdaloy niya. Nilinaw naman ni Alanis na hindi pa inaalis ang posibilidad na magkaroon ng malakas na pagsabog sa bulkang Mayon. May danger pa rin na pwedeng mag-escalate to more explosive type of eruption. Kaya pinaalis yung mga tao doon sa danger zone. Yung mga rockfall na nangyayari ay nag-generate ng mga PDC, pyroclastic density current.
Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Research Division Head Eugene Escobar, umabot na sa mahigit 3,700 pamilya o mahigit 13,000 individual ang inilikas sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Kabilang dito ang bayan ng Kamalig, Ligao City, Daraga, Ginubatan, Malilipot at Tabaco City. Na ilikas na rin na po natin yung lahat ng mga population na nasa 6-kilometer permanent danger zone. At sa katunayan, sa huling datos po natin, nakapag-evacuate na po tayo ng 3,761 families. Or umaabot po sa mahigit na 13,000 tao. Marami na rin po tayong na-distribute na relief commodities, lalong-lalo na po yung galing sa DSWD, mga food packs. Dismayado naman si Ginubatan Mayor Chino Garcia dahil sa ilang nagtatangkang samantalahin pa ang sitwasyon. Nakatanggap siya ng tawag na sa nagpakilalang mataas na opisyal ng pamahalaan na nagsasabing magbibigay ng mahigit 1,000 sako ng bigas pero kailangan magpadala ng pera na pambayad sa tracking. Nag-promise siya, papadalan kami ng 1,200 sacks ng bigas but hinihingaan kami ng panggasolin, tracking, papunta dito sa aming bayan. So, doon, nagduda ako. Yung ba, si Mayor? Okay. Nauna nang sinilalim sa state of calamity ang probinsya ng Albay dahil nga sa patuloy na pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Magtatalaga ng viewing sites ang bawat munisipyo sa Albay para sa mga turistang nais makita ang aktibidad ng bulkang Mayon. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan sa paligid ng bulkan na maglaan ng ligtas na lugar kung saan maaring manood ng mga turista at residente. It's the first time I will see because every time I erupt I am in Palawan or somewhere else. First time namin makita yung Mayon sa talambuhay namin. Tapos meron pa activity. Sinabi naman ni Department of Tourism Bicol Director Herbie Aguas na sarado na ang Mayon Skyline sa Tabaco City. Gayun din ang iba pang pasyalang sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero hindi anya magsasara ng border ang rehiyon dahil may mga lugar na hindi naman apektado ang turismo. Yeah, don't have any reason why na bakit i-close natin. There are destinations that are not affected by the Mayon volcano na dapat po continuously mabuhay po ang turismo dito sa Albay. Ayon naman kay Legazpi City Tourism Officer Pita Pacres, naglabas na sila ng listahan ng mga lugar na maaring puntahan ng mga turista. Pero limitado na anya ang ilang aktibidad sa paligid na Mayon, kabilang na ang ATV rides. We have identified yung ating the boulevard sa may Sawangan. We have a perfect view ng Mayon Volcano ng mga activities niya. And also we have sa Highline, sa Estanza. Meron din naman tayo mga hotels and even mga establishments na maganda talaga ang view. Normal naman ang operasyon ng Bicol International Airport pero mas madalas na ang pagsusuri sa runway. Nag-issue tayo ng notice to airmen para ma-inform yung mga pilots of the current activity ng Mayon Volcano. So, nagkaroon din tayo ng increased inspection sa runway kasi po ako na unang ramp, sinacheck namin dyan is yung contaminants po sa runway natin if meron namang ash falls na pwedeng maka-affect sa operation ng mga aircraft. Yan po si Bicol International Airport Manager Rolando Bosito. Handa ang mga ospital at medical teams sa Bicol Region sa anumang emergency situation dahilan sa pag-aalboruto nga ng bulkang Mayon. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nakapagpadala na ng mga gamot, hydration at sanitation kits sa Albay. Binabantayan doon ang anyay sitwasyon sa evacuation centers para matiyak na hindi magkakahawahan sila ng sakit ang mga naturang evacuees. We'll deploy a medical response team to the affected areas. So sinabi ko, magkaroon tayo ng adequate water,
sanitation and hygiene commodities para sa mga nandoon sa evacuation center. Ibig sabihin nun, additional portable toilets, additional water for bathing, and sanitary things. Nag-inventory din sila ng kanilang mga warehouses sa Bicol at nandoon nakastock yung kanilang mga supplies. Tiniyak din ng Department of Energy na nakahanda mga kooperatiba sa Bicol Region para tugunan ang posibleng pagkawala ng kuryente. Inabisuhan din ang mga kooperatiba na maghanda ng kanilang generator sets na siyang tutulong sa mga pasilidad na maaaring maapektuhan ng pagputok ng bulkan. But importante ngayon, ang tinututukan ng energy sector is yung mismong kuryente at saka yung fuel should be available 24/7, and kung magkaroon ng disruption, yun ang dapat mabalik natin kaagad. Pag nagkaroon tayo ng prioritization kung anong mga ibabalik natin, we first go with the vital facilities like the hospitals. Si Energy Undersecretary Wimpy Fentabella. Nananatilis Alert Level 1 ang Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang bulkan ng Plume na umabot ng 150 metro ang taas. Nakitaan din po ng pag-apaw na mainit na volcanic fluids sa main crater lake ng Bulkang Taal. Nananatili rin po sa Alert Level 1 ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kung saan ipinagbabawal na ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Simula noong June 5, umabot na sa mayigit 1,000 tonelada ang ibinugang sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Canlaon. Posibleng matapos na sa June 19. Ito naman po ay tungtol sa pagsipsip sa natitirang langis mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo na naputol na rin ang bakal na nakapalibot sa mga tangke ng barko. May kargang 800,000 litro ng industrial fuel ang MT Princess Empress na lumubog noong February 28. Ang plano ay next week, posibleng butasan na yung mga tangke at pagkatapos po noon ay sipsipin na yung mga natitirang langis. Merong dalawang tangke na parang kompleto pa yung langis. At yun yung ini-aim na matanggal ng tuluyan para hindi na po umagos. Pinag-aaralan naman ng Coast Guard ang pagbili ng remotely operated vehicle na siya makatutulong sa kanilang operasyon at pag-responde kung sakalit magkaroon ng oil spill uli. Na nagsagawa ng operasyon ang remotely operated vehicle na galing Japan at natagpuan ang MT Princess Empress sa ilalim o sa lalim na 400 metro ng karagatang sakop naman ng nauhan Oriental Mindoro. Samantala, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa walang tigil na pag-uulan. Sa Valenzuela, inilikas ang halos 30 pamilya sa Barangay 20 dahil sa baha na sinabayan ng high tide. Sa Malabon, nalubog din sa baha ang MH Del Pilar Street dahil sa malakas na ulan. Sa Maynila, binaha ang ilang kalsada gaya ng Bonifacio Drive, Taft Avenue, Padre Faura at UN Avenue na siya nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Dahil po sa pag-uulan, tumaas naman ang level ng tubig sa ilang dam sa Luzon, kabilang na ang Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Malaki ang naitulong ng mga pag-ulan dito nga sa ating mga dams dahil nga yung iba nadagdagan siya. And yung iba naman is very minimal na lang yung pagbabawas niya. Yan po si Pag-asa Hydrologist Richard Orendain. 13:30 bago mag-ikawalo ng umaga, nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, nagsorry ang Manila Electric Company o Meralco sa nangyaring power interruption sa NAIA Terminal 3 noong Biyernes na nagdulot ng pagkantala na naman ng ilang biyahe at mahabang pila ng paliparan at maraming nabwisit na pasahero. Sinabi ni Meralco spokesman Joseph Dariaga
na nagsasagawa ng testing ang kanilang subsidiary na MSERV nang maiwan ng isang tauhan ang nakakabit na grounding conductor na nagdulot ng electrical fault at pagkawala ng kuryente. Nakapagsumiti na umano sila ng incident report at gumagawa na rin ng paraan para maiwasan na ang katulad na insidente. Hinimok naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile si Pangulong Marcos na sibake na sa pwesto ang lahat na opisyal ng NAIA. Hindi na niya katanggap-tanggap ang paulit-ulit na kapalpakan sa NAIA na nagdudulot na ng kahihiyan sa bansa at hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. At abala pa sa libo-libo mga pasahero. Noong Enero, mahigit 56,000 pasahero ang naapektuhan ng pumalyang air traffic system ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Halos 9,000 pasahero naman ang naperwisyo dahil sa naranasang power outage sa NAIA Terminal 3 noong Mayo. Samantala, matapos ang kakarampot na rollback, nakaambana namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Bunsod po ito ng desisyon ng Saudi Arabia na bawasan ang produksyon ng langis simula sa Hulyo. Tumaas ang presyuhan sa world market sa kabila ng mahinang demand sa China at paghina ng ekonomiya ng Amerika at ilang bansa sa Europa. Simula sa June 15, ipatutupad po ang dagdag singil ng toll sa North Luzon Expressway o NLEX. 7 pesos ang dagdag sa Class 1 vehicle gaya ng mga kotse habang 17 pesos sa Class 2 tulad ng mga bus at 19 pesos naman sa Class 3 o malalaking truck. May dagdag ding bayad sa closed system mula Bukawe, Bulacan patungo sa Santa Ines sa Mabalacat, Mampanga. Tataas din ang singil sa toll ng Subic Freeport Expressway o SETEX at ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, asahan na bahagyan tataas din ang presyo ng mga gulay at ilang pa mga pangunahing bilihin na galing sa norte dahilan sa dagdag singil na ito sa toll sa NLEX. Ito na. Samantala, umarangkada na ang ilang programa at aktibidad sa paggunita ng Independence Day ngayong araw. Sa Luneta, naglunsad ng one-stop government services booth kung saan maaari mag-apply sa mga bakanteng trabaho sa gobyerno at magproseso ng national ID. Ayon naman sa Malacanang, kinansela na ang wreath-laying at flag-raising ceremony na pangungunahan sana ni Pangulo Marcos sa Luneta ngayong umaga dahil sa masamang panahon. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na 8,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para matiyak ang maayos na selebrasyon pero papayagan naman ang mga aktibidad ng realista sa mga Freedom Park. Wala pa po tayong nare-receive na balita kung yung mga nakatakda pong activities ngayon ay may postpone nga because nga po nung inclement weather. May mga inaasahan po tayo na may mga grupo po na magrarally, na magpoprotesta. Subalit, hindi naman natin ito inaasahan na magkakaroon po ng problema. At hahayaan po natin sila na magsagawa po ng kanilang mga activities. Yan po si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment sa holiday pay na mga empleyadong papasok ngayong Independence Day. Makatatanggap ng 200% sa sahod sa unang 8 oras ang mga manggagawang papasok sa trabaho bukod pa sa karagdagang 30% sa kada oras na overtime pay. May libreng sakay naman ang MRT3, LRT1 at LRT2 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Holiday, walang pasahero. Hinimok si Pangulong Marcos na pakinggan ang babala ng UP School of Economics hinggil sa controversial na panukalang Maharlika Investment Fund. Sa inilabas na discussion papers ng UP School of Economics, tinawag nilang mapanganib at hindi maayos ang Maharlika Fund na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Naniniwala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na walang agenda ang mga ekonomista sa kahilingan na ibito ni Pangulong Marcos ang panukalang Maharlika. Dismayado rin si Senador Amy Marcos sa pagmamadaling ipasakagad ng Senado ang naturang Maharlika.
Hindi niya nahimay na mabuti ang panukala kaya marami pang dapat ayusin sa mga probisyon. Naniniwala naman si Senador Ronald De La Rosa na maaari pa rin mamuhunan ang SSS at GSIS sa mga proyektong popunduan ng Maharlika Investment Fund sa pamagitan ng third party investment company. Yun pa. Sa kabila nito ng probisyon na hindi maaaring mamuhunan sa Maharlika ang GSIS at SSS, gayon din ang PhilHealth, Pag-ibig, OWA at Philippine Veterans Affairs Office o PBAO, nauna nang inamin ni Senador Joel Villanueva na hindi pa na ipadadala sa Malacañang ang panukalang Maharlika para sa paglagda ni Pangulong Marcos dahil may inaayos pa raw sa mga ilang probisyon. Nakatakdang lumagda sa Memorandum of Agreement ang COMELEC at DSWD para sa pagsasagawa ng Voters Education Program sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layo ng proyekto magsagawa ng seminar para sa mas responsableng pagboto at maiwasan ang talamak na vote buying tuwing halalan. Kabilang sa tatalakayin sa programa ang proseso ng pagpaparehistro at pagboto, gayon din ang kwalifikasyon at responsibilidad ng mga ihahalal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Kinasuhan na ang tinuturong gunman sa pagpatay sa radio broadcaster na si Chris Bundukin sa Oriental Mindoro. Naharap ang suspect na si Isabella Bautista sa kasong murder at prostrated murder sa Calapan Regional Trial Court. Sinapubliko na rin ng Presidential Task Force on Media Security ang larawan ni Bautista para mapabilis ang pag-aresto. May 31 ng pagbabarilin ng riding in tandem si Bundukin sa harap ng kanyang tindahan sa Calapan City. Namatay ang driver ng motorsiklo na si Narciso Guntan nang maaksidente matapos habulin ng anak ng biktima. Nauna nang pinahayag ng Philippine National Police na 3 suspect ang inibestigahan sa krimen, kabilang na ang hindi pinangalan ng Police Major na nakatalaga sa Mimaropa, ang lokal na opisyal na kabilang isang political clan at ang big-time operator ng isang perihan. Mamaya po, abangan nyo, may follow-up tayo tungkol dito kay Bundukin. Balita naman sa Davao Oriental, patay ang magkapatid na menor de edad matapos pagsasaksakin ng kanilang amain sa bayan ng Caraga. Agad na matay ang mga biktimang 10 at 5 taong gulang habang critical din ang 7 taong gulang nilang kapatid. Sinasabing lumayas ang ina ng mga biktima dahil sa pananakit ng sospek kaya napagbalingan ang mga natutulog na bata at pinagsasaksak gamit ang kitchen knife. Selos ang iniimbestigahang motibo ng suspect na kinasuhan na ng double murder at frustrated murder. Sa Rizal, arestado ang isang lalaki dahil sa pagpatay at pagchap-chap pa sa kanyang live-in partner sa Antipolo. June 9, namatagpuan ang putol-putol na bahagi ng katawan ng biktima sa Barangay De La Paz at Boso-Boso. Inamin ng suspect ang pagpatay sa biktima dahil hindi raw maawat sa paggamit ng shabu. Insensya na po talaga ako. Na ano na yung pinakain ng dibdib ko, sir? Dahil po sa pag-amin ng suspect, kanyang nilahad in detail yung pangyayari. Sabi niya po, wala na po siyang itatago, kundi ilalahad niya talaga lahat ng panyang ginawa. I consider po at least close po itong kaso nito. Si Antipolo Police Chief Colonel June Abrazado. Sa Quezon City naman, sugatan ang 11 pasahero sa banggaan ng 2 bus sa bahagi ng Quezon Avenue. Sa investigasyon, pababa ng flyover ang bus na minamaneho ni April Rada nang mabangga na nag-overtake na bus na minamaneho naman ni Redine Bangkaya. Ayon sa mga pasahero, naguunahan ang 2 bus kaya na aksidente. Ang kwento po ng mga pasahero, nagkakaunahan. Nagbubusinahan. Tapos yung mga pasahero, sugutan po. Yung iba, masakit po yung likod. Kasi siguro na yung iba hindi makaingat. Kaya pinauna na po na punta sa ambula, sa ospital. Yan po si MMDA Traffic Auxiliary Officer Ronel Castro. Sa Pampanga, 14 na residente ang kinagat ng asong may rabies sa San Fernando City. Sa kuha ng CCTV, pumasok ang aso sa isang tindahan at sinakmal sa mukha ang nagbabantay na babae. Sinakmal din ang aso ang mukha ng isang bata habang nasa loob ng kanilang bahay naman. Naturukanan ng anti-rabies vaccine ang mga biktima
habang inaalam pa kung sino ang may-ari ng asong Belgian Malinois na namatay matapos hampalusin ng mga residente. Yung atake kasi mabilisan, biglang ano lang, move forward yung aso kakagat, tapos biglang pag-aano lang ng bite ng forceful, tapos biglang atras na kagad, tapos biglang tatakbo na sa ibang bahay. Of the 9 na naabutan ko po doon sa barangay, sa mga bahay nila, 6 po doon eh, sa bata. Theoretically, pag hindi po siya nagamot, lalabas po yung sintomas sa kanya at ang rabies po is 100% fatal. Kamamatay po ito ng pasyente. Si City Veterinarian Dr. Ryan Paul Manlapas. Spotlight. O ikaw na, Geniel. Pansamantalang hahalili kay Geniel. Sa ating pong showbiz spotlight, muling nag-trending sa social media ang P-pop group na SB19 matapos ang kanilang performance sa ASAP Natin To. Nag-top trending at umani na mahigit 60,000 tweets ang hashtag SB19 I Want You on ASAP matapos ang performance ng grupo sa bagong kantang I Want You. Bukod sa bagong kanta, naghanda na rin po ang grupo sa ikalawang world tour matapos ang two-night concert sa Araneta Coliseum sa June 24 at 25. Ayun kabayan, SB19. Ganun ba? SB20 ang kilala ko. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. At naman po ang inyong kabayan, si Nolly DiCaprio. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! Sa habang panahon, hanggang ngayon, public service pa rin ang pangunahin. Patuloy tayo sa pagbabalita. Paano mo alam? Maging budgetarian. Matuto ng mga paraan para makapagtipid, makapag-ipon, at tips sa pagpapalago ng negosyo. Dito mo matututunan. Kasama ang madiscounting tandem, May Valle Ceniza. Kaya pa ba? Kakayanin po natin yan dahil kailangan nating lumaban. At Salve Duplito. Napakarami na mga nangyayari pagdating sa kaperahan. Sa Diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo. Ng budget para sa mga gusto.